Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus manalangin, mapasa amin ang kaharian mo. Hangad ni Jesus na hanapin natin ang kaharian ng Diyos sa halip na pansarili nating paghahari. Matutupad ang pakay ni Jesus kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang paggamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman, ako'y bata pa't walang karanasan. Pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabibilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hililing mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Pinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig kong lubos tanang utos mong Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautosan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautosan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana akong niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigpit pa sa kaysa sa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigpit pa kaysa sa gintong binuli at dinalisay, kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bagay mong mga turo, iyay aking iingatat, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay
Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ng mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ng mga mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Magandang tanungin po natin sa umagang ito, ano po ba ang mga pinahalagahan natin sa ating buhay? Ano ba ang mahalaga sa buhay mo sa mga oras na ito? Naalala ko pa ho nung ako po ay pari dito po sa May Ermita Church. Diyan ho kasi marami hong mga seaman dyan. Yung mga pupunta sa ibang bansa, dyan ho nananalangin. Isang araw, may lumapit ho sa akin. At ang sabi niya sa akin, Father, naguguluhan po ako. Sabi ko, bakit? Hindi ko po alam kung sasampa ba ako ng barko o mananatili na lamang ako dito sa aking pamilya. Sabi ko, bakit? Ano bang meron? Sabi niya sa akin, Father, apat ho yung anak ko. Yung panlima, ipinagbubuntis ho ng misis ko. Ano ho ba ang pipiliin ko? Sumampa sa barko at kumita ng maraming pera o manatili sa Pilipinas makapiling yung aking pamilya? Sabi ko sa kanya, mahirap na tanong yan. At marahil yan din ang mga katanungan ng marami nating mga kababayan na nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Pwedeng may kitain sila sa ibang bansa, ngunit ano naman yung sinasakripisyon nila? Makita nilang lumaki yung kanilang mga anak, yung kanilang pamilya. Mahirap na katanungan. Kaya sabi ko dun sa kausap ko, kung ako tatanungin, hindi ko rin masasagot yan. Pero, makalipas ang ilang araw, bumalik ulit siya. Sabi niya sa akin, Father, wag mo nang sagutin yung tanong ko. May sagot ako. Sabi ko, anong sagot mo? Ang mahalaga po sa akin, pamilya ko. Yun na po yun. Nalaman ko na lamang, sumampa siya ng barko. Sumampa pa rin ng barko at naghanap buhay. Mga kapatid, tanungin natin yung ating sarili. Ano ba yung mga pinahalagahan natin sa mga oras na ito? Marahil sasabihin ng ilan, mahalaga ho ang pera. Mahalaga ho ang ari-arian. Mahalaga ho ang pinag-aralan ko. Lahat naman yan may kahalagahan. Bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa umagang ito? Dahil sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus nagbahagi ulit sa atin ng talinghaga. At ano yung dalawang talinghagang binahagi sa atin ni Jesus? Una, sabi niya, yung talinghaga na nagpapatungkol sa isang kayamanang nakabaon sa bukid. At yung nakahanap doon sa kayamanan na yon, ano ang kanyang ginawa? Binenta ang lahat ng kanyang ari-arian para bilin yung bukid. Yung pangalawa, yung mangangalakal na nagahanap ng perlas. At nung nakita niya yung perlas, ano ang kanyang ginawa? Ibinenta niya ang lahat ng bagay para mabili yung perlas. Di ba ganun naman din talaga tayo? Kapag natagpuan natin yung mahalaga, importante sa ating buhay, gagawin natin ang lahat. Isasakripisyo natin ang lahat. Makuha lamang yung mahalaga at importante sa ating buhay.
Pero mga kapatid, may mga iba't iba tayong pinapahalagahan. Pero magandang tanong, ang Diyos ba sa buhay natin, pinapahalagahan din natin? Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Solomon. At sa kanyang panaginip, ano ang tanong sa kanya ng Diyos? Ano ang gusto mong hilingin? At kung ano man ang iyong hilingin, ibibigay ko. Kapag ang Diyos ang nagtanong sa atin, ano kaya yung hihilingin natin sa Diyos? Marahil mga ari-arian din. Marahil kayamanan din. Marahil pera din. Pero ano ang hiningi ni Solomon? Karunungan. Karunungan na makita niya ang mali at tama upang siya ay makapangulo ng mabuti sa kanyang bayan. Dahil para kay Solomon, yun ang mahalaga. Mga kapatid, kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, kaya din natin isakripisyo ang lahat para lamang sa Diyos. Kung ang Diyos ay mahalaga para sa atin, kaya nating iwan ang lahat, sumunod lamang tayo sa Diyos. At mga kapatid, kapag ang Diyos ang nangunguna sa ating puso, ang lahat ng bagay ay susunod na magiging maayos at maganda. Kasi kung ano ang laman ng puso, kung ano ang gusto ng puso, yun ang pinahahalagahan natin. If what is in your heart, it reflects who you are as a person. Uulitin ko po yun, ha? Kung ano ang laman ng puso, yan ang pagkatao natin. Yan ang pagkatao natin. Kaya kung ang puso mo, puro galit yan, yan ang pinahalagahan mo. Magalit na lang araw-araw. Kung ang laman ng puso mo, puro pera, puro ari-arian, nagiging mukha ka ng pera. Pero kung ang puso mo, ang laman ay ang mahal na pong Jesus Nazareno, nagiging kagaya tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Who you are as a person depends on what is inside your heart. What you value in life reflects who you are as a person. If God is in your heart, I hope and I pray it must be reflected in your character, in your attitude sa buhay mo. Minsan ho, naimbitaan ho akong magmisa sa isang opisina. At madami hong dumalo sa misang iyon. Pagkatapos ng misa, nagrosaryo pa sila. Sabi ko doon sa may-ari, sabi ko, ano pong okasyon? Bakit ang dami hong nagsisimba? Ordinaryong araw. Sabi niya sa akin, Father, kailangan po ba may okasyon para marami ang magsimba? Napahiya pa ho ako. Pero sabi niya, Father, dito po sa opisina namin, ganito po araw-araw. Kapag alas 8 ng umaga, magmimisa. Pagkatapos po magmisa, magro-rosaryo po kami sabay-sabay. Kaya nga po, 30 minutes bago po yung misa, yung mga gwardiya mag-aakyatan po yan. I-check po lahat. Dahil lahat kailangan bumaba para magmisa.
Sabi ko, talaga ho? Ibig sabihin ho, bilang ho yun sa 8 oras na pagtatrabaho nila? Sabi nung may-ari sa akin, opo, Father. Kasi gusto ko po na ang lahat ng mga manggagawa ko sa aking opisina at kumpanya, bigyan nila ng importansya at kahalagahan ang Diyos sa kanilang buhay araw-araw. At dapat simulan ang pagtatrabaho sa pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga, sabi niya sa akin, Father, ay walang iba kundi ang Diyos. And everything else will follow. Mga kapatid, ano ba ang kayamanan mo? Ano ba yung perlas na hinahanap mo? Sana ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya ang hinahanap mong kayamanan at perlas, ibig sabihin, kaya mo din magsakripisyo at iwan ng lahat, sumunod lamang sa Kanya. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tanungin natin yung ating sarili. Ano ba ang mahalaga sa buhay ko? Ano ba at sino ba ang pinakamahalaga sa puso ko, sa buhay ko? Nawa ang kasagutan, walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin, maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristo, anak mo, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig, manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos
at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang maawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pag-iliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Awitin po natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Oh.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pag-aalay po natin ng ating mga panalangin at pagsasakripisyo para sa mga biktima ng Bagyong Egay, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga naging biktima ng nasabing bagyo. Tumulong po tayo. Tapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay.
ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos na sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.